Para sa bata, para sa bayan, tayo magpapatuloy. Magpapatuloy. Sa edukasyon para sa lahat, tayo ang magsusulong. Magsusulong. Ng kakayahang pansibika at panlipunan, pag-unawa. Dalang araw sa mga ginigilo namin mag-aaral sa unang baita. Halina't samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng Pilipinas. Handa na ba kayo sa ating pagsusulit sa economics? At dyan nagwawakas ang ating aralin sa kontemporaryong issue. Ito ang DETE Radyo Eskwela sa AP. AP. Aralin Panlipunan. Isang makasaysayang araw sa mga mag-aral ng ikasampung baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Nagagalak kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Ginong Labi L. Upam Jr. Magandang umaga sa lahat. Paalala lamang, siguraduhin nasa komportableng lugar tayo ngayon upang mapakinggang mabuti ang broadcast. Gamit ang module, pagyamanin natin ang mga natututunan ninyo sa pagbabasa nito sa inyong mga bahay. Dahil handa ka ng makinig at matuto sa ating pag-aaral sa araw na ito, tara na at simulan na natin. Sige nga, subukan natin kung maaalala pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Maaaring kunin na ang inyong module at tingnan ang bahaging balikan na nasa ikalimang pahina. Sa bahaging ito, iyong babalikan ang mga dating kaalaman at pag-unawa tungkol sa migrasyon. Simulan mo ito sa pamamagitan ng pagtupad sa gawain na nasa inyong module. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Para sa ikalawang gawain, pinamagatang picture-picture. Para sa panuto, tingnan at suriing mabuti ang larawan sa ibaba. Ibahagi ang iyong kaalaman at pag-unawa ukol dito. Mga bata, ano kaya ang ipinahihiwatig ng larawan? Magaling, naging mahusay ang iyong simula. Nakatitiyak ako na magpapatuloy pa ang iyong pag-unlad sa mga susunod na gawain. Ipagpatuloy ang inyong nasimulan. Kung handa na kayo, tara na, simulan na natin. Nasa ikatlong bahagi na tayo ng ating pag-aaral at ito ay tungkol sa mga dahilan at epekto ng migrasyon. Ngayon, maaaring dumako na sa bahaging tuklasin at ating subuking sagutin ang isang inihandang gawain. Isulat lamang sa malinis na papel o sa quiz notebook ang mga kasagutan. Malinaw ba? Kung gayon, umpisahan na natin. Magandang magsimula tayo sa pamamagitan ng pag-alam sa kahulugan ng salitang migrasyon, kung saan ito ang paksang ating pagtutuunan ng pansin sa module na ito. Magsimula na tayo. Ang migrasyon ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pa, maging ito man ay pansamantala o permanente. Ang mga sanhi ng pag-alis o paglipat ay kalimitang nag-uugat sa ilang dahilan, gayon din ang mga epekto nito. Dalawa ang uri ng migrasyon ng mga tao. Ito ay maaaring panloob o panlabas. Ang panloob na migrasyon or internal migration ay ang migrasyon sa loob lamang ng bansa. Maaaring magmula ang tao sa isang bayan, lalawigan o rehiyon patungo sa ibang lugar. Migrasyong panlabas o international migration ang tawag kapag lumipat na ang mga tao sa ibang bansa upang doon na manirahan o mamalagi ng matagal na panahon. Migrante ang tawag sa mga taong lumilipat ng lugar at sila ay nauuri sa dalawa at pansamantala, migrant
at pampermanente immigrant. Kagaya ng nabanggit, ang panloob na migrasyon ay nangyayari sa loob ng bansa. Ayon sa mga pananaliksik, ang migrasyon sa kulturang Pilipino ay nagsimula sa paglipat o pagdayo ng mga mamamayang taga-baryo patungong lungsod. Ang mga anak ay dumadayo sa lungsod upang makahanap ng trabaho sa lungsod. Ang gawaing ito ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino at naipagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Samantala, ang panlabas na migrasyon ay nangyayari kapag ang isang tao ay lumilipat ng ibang bansa upang manirahan o magtrabaho. Maraming nangiibang bayan upang makahanap ng trabaho na may mataas na sahod. Sa kasalukuyan, marami sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho sa ibayong dagat. Sila ay tinatawag na Overseas Filipino Workers or OFW. May ilan ding permanente nang naninirahan sa ibang bansa kasama ng kanilang mga pamilya doon. Handa na ba kayo para sa ikatlong gawain? Magaling, simulan na natin. Para sa gawain tatlo, loob o labas. Uriin ang sumusunod na sitwasyon kung ito ay panloob na migrasyon o panlabas na migrasyon. Gawin ito sa hiwalay na papel. Ihanda na ang inyong quiz notebook o papel para sa inyong kasagutan. Para sa unang bilang, namamalagi si Aaron sa bahay ng kanyang tita sa Lawag magmula nang lumipat siya galing Maynila. Ang tamang sagot ay... Tama, loob. Ikalawang bilang, ito ang katanungan. Namasukan bilang kasambahay si Aling Maring sa mansyon ng mga Ortega sa Cavite. Loob o labas? Magaling, ang tamang sagot ay loob. Pangatlong bilang, isinakatuparan ni Aaron ang kanyang pangarap na magtrabaho sa Canada buhat nang siya ay maging isang ganap na inhinyero. Ano kaya sa palagay niyo ang kasagutan, loob o labas? Wow! Tumpak, labas. Pang-apat, nag-cross country si Lena buhat sa Malaysia patungong London. Ang tamang sagot ay... Tama, labas. Panglimang bilang, umuwi na lamang sa Cotabato si Jason buhat sa tondo ng masunog ang tinitirhang bahay doon. Magaling, ang tamang sagot ay loob. Ika-anim na bilang, hindi na pinalampas pa ni Christian ang pagkakataong makapag-aral sa isang sikat na pamantasan sa Maynila nang makuha siya bilang varsity player sa nasabing universidad. Loob ang tamang sagot, napahagaling. Nakasusunod pa ba ang lahat? Kung ganon, alamin na natin ang ikapitong bilang. Wala nang nagawa pa si Mary Ann nang kunin siya ng kanyang mga magulang sa California mula sa vegan. Ang tamang sagot ay labas. Tumpak. Para sa ikawalong bilang, pumunta sa Thailand ang magkakaibigang Simon, Anton at Marlon upang pag-aralan ang kalakaran ng plastic surgery doon. Ang tamang sagot ay magaling, labas ang tamang sagot. Ikasyam na katanungan. Nabigyan ng scholarship grant si Marvin para sa isang short course sa isang kilalang culinary school sa California. Ang tamang sagot ay labas. Magaling,
At sa panghuling bilang, piniling magkolehiyo ni Alex sa lungsod ng Baguio dahil sa malamig na klima. Ang tamang sagot ay tama, Loob. Nakuha niyo ba ang lahat ng sagot? Napahagaling! Matapos matiyak ang iyong inisyal na kaalaman tungkol sa aralin, ngayon naman ay lilinangin at palalawakin natin ang mga kaalamang ito sa tulong ng mga tekstong inihanda upang maging batayan mo ng impormasyon. Magpatuloy na tayo. Suriin naman natin ang unang paksa. Migrasyon. Hindi na bago ang migrasyon o pandarayuhan. Simula pa lamang ng pagsibol ng kabihasnan ay malimit na ang pagdayo ng tao tungo sa mga lugar na magbibigay sa kanya ng pangangailangan, maging ito man ay sa usaping pangkabuhayan o pang-ekonomiko, seguridad o pampolitikal, o maging personal. Higit na naging mabilis ang pandarayuhan sa kasalukuyan kung ihahambing sa nagdaang mga panahon. Sa katunayan, ang paggalaw ng mga tao sa loob at labas ng bansa ay masalimuot kung pagtutunan ng pansin ang dahilan, patterns at epekto nito sa lugar na iniwan, pinupuntahan at binabalikan. Sa pag-aaral ng migrasyon, partikular ng international migration, ay mahalagang maunawaan ang ilang termino o salitang madalas gamitin sa disiplinang ito. Una na rito ay ang pagkakaiba ng flow at stack figures. Ang flow ay tumutukoy sa dami o bilang ng mga nandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kadataon. Madalas din gamitin ang mga salitang inflow entries o immigration. Kasama din dito ang bilang ng mga taong umaalis at lumalabas ng bansa na madalas tukuyin bilang immigration, departures o outflows. Kapag ibinawas ang bilang ng umalis sa bilang ng pumasok, nakukuha ang tinatawag na net migration. Samantala, ang stack figure ay ang bilang ng mga nandayuhan na naninirahan o nananatili sa bansang nilipatan. Mahalaga ang flow sa pag-unawa sa trend o daloy ng paglipat o mobility ng mga tao, habang ang stack naman ay nakatutulong sa pagsusuri ng matagalang epekto ng migrasyon sa isang populasyon. Isang ngiti naman dyan, paakyat pa lang tayo at malayo pa ang inyong lalakbayin. Nawa ay nasisiyahan at natututo ka. Samantala, dumako na tayo sa mga dahilan o sanhi ng migrasyon. Paksa 2. Mga dahilan o sanhi ng migrasyon. Narito ang mga sanhi o dahilan ng migrasyon. Push factor na dahilan. Mga negatibong salit na nagiging dahilan ng migrasyon. Paghahanap ng payapa at ligtas na lugar na matitirhan. Walang sinuman ang nagnanais na tumira sa isang magulong lugar na maaaring magdulot ng panganib sa kanya. Maraming mga tao ang napipilitang lumipat ng lugar na matitirhan dahil sa mga hindi magandang nangyayari sa kanilang lugar na pinagmulan. Nais nilang takasan ang kaguluhan na maaaring magdulot ng kapahamakan o banta sa kanilang buhay at ari-arian. Isang halimbawa nito ay ang pag-alis ng mga mamamayan ng Marawi noong kasagsagan ng pananalakay ng Maute Group doon. Libo-libo sa ating mga kababayan sa lungsod ng Marawi ang umalis ng lungsod. Sa tantsa ng pamahalaan, umabot sa 200,000 mga residente ang umalis sa Marawi. Umigit kumulang 70% sa mga ito ang pansamantalang naninirahan sa mga government shelters na matatagpuan sa Iligan, Cagayan de Oro at Lanao del Norte noong May 2018. Sa ulat naman ng United Nations, umabot sa 2,500 na mga katutubong lumad ang umalis noong Disyembre 2017.
Noong Mayo 2018, 70 bahagdan ng mga residente ng Marawi ang nakabalik na sa lungsod. Sa ulat na inilabas ng Department of Social Welfare and Development or DSWD, 64,364 na pamilya ang nakauwi na sa lungsod noong Hulyo 2018. Paglayo o pag-iwas sa kalamidad. Hindi maikakaila na ang Pilipinas ay daan ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Sa mga panahong ito, nangyayari ang paglikas sa mga taong nasalanta ng kalamidad. Naiiwan doon ang kanilang mga bahay at ari-arian, maging ang mga alagang hayop. Ang mahalaga, ang mga taong ito ay napupunta sa ligtas na lugar na tinatawag na evacuation centers. Pagnanais na makaahon mula sa kahirapan. Ang kahirapan ay isa sa mga problemang kinakaharap ng maraming Pilipino. Ito ay tumutukoy sa kondisyon ng tao kung saan mayroon siyang kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, maayos na tirahan, damit at iba pa. Dahil sa kahirapan, kadalasang napagkakaitan ang mga mahihirap ng oportunidad sa buhay. Subalit, para naman sa iba nating kababayan, ang kahirapan ay isang hamong kailangan nilang labanan. At isa sa mga paraan upang makaahon mula sa pagkakasadlak sa kahirapan ay ang pakikipagsapalaran sa ibang lugar. Maraming mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang lugar, sa loob man ng Pilipinas o sa ibang bansa, upang hanapin ang magandang kapalaran sa bansa o lugar na kanilang pupuntahan. Ito ay makatutulong para sa kanila at sa kanilang mga pamilya upang makaahon mula sa kahirapan ng buhay. Pull factor na dahilan. Positibong salik na dumarayo dahil sa sumusunod na dahilan. Una, pumunta sa pinapangarap na lugar o bansa. Maraming mga Pilipino ang nangangarap na manirahan sa mga kalunsuran gaya ng Metro Manila. Ito ay talaga namang pangarap ng marami sa mga taga-probinsya. Nagkaroon ng konotasyon na higit na maganda ang buhay sa mga lungsod kaysa sa probinsya dahil sa paniniwalang mas mataas ang antas ng pamumuhay doon dahil sa kaunlarang tinatamasa sa mga lugar na ito. Samantala, marami rin sa ating mga kababayan ang nangangarap na pumunta sa bansang nais marating o yaong tinatawag na dream country. Marami sa ating mga nangangarap na maranasan ang malamig na klima sa Estados Unidos, umakyat sa Eiffel Tower sa France, maglakad sa dakilang pader ng China, o di kaya ay pumunta sa Korea upang makita ang mga iniidolong Blackpink o BTS. Maaaring ito ay isang uri ng luho, subalit para sa iba, lalo na ang mga may kaya sa buhay, ito ay isang pagkakataon upang maglibang at makapag-relax. Naipakita sa pahina 11 ang chart. Table number 1, Urban Population and Level or Table number 1, Urban Population and Level of Urbanization by Region noong 2007 at 2010. At Table 2, 2016, Household Survey on Domestic Visitors or Outbound Travel. Magandang oportunidad gaya ng trabaho at mas mataas na kita, isang katotohanan na mas marami ang trabahong naghihintay sa mga mas mauunlad na lugar o bansa kaysa sa mga mahihirap at papaunlad na bansa. Ito ay tinitingnang dahilan kung bakit umaalis ng lugar ang ilan nating kababayan. Ang kawalan ng trabaho at oportunidad ay nagdudulot ng pag-alis ng ilan nating kababayan na makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang mga mayayamang bansa ngunit walang manggagawa ay may malakas na migrasyon mula sa ibang bansa. Sila ay kilala sa tawag na migrants o economic migrants na tumutulong sa pagpapatatag ng ekonomiya ng bansang kanilang pinanggalingan sa pamamagitan ng remittances o perang kanilang ipinadadala sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas.
Makikita sa pahina 12 ang chart or table 3, top 10 destinations or countries of overseas Filipino workers, at table 4, highest paying countries of deployment. Paghihikayat ng mga kamag-anak na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Sinasabing nagkalat ang mga Pilipino saan man sa mundo. Maraming pamilyang Pilipino ang matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Dahil dito, nagnanais din silang makuha ang kanilang mga kamag-anak, lalong-lalo na ang kanilang mga anak upang manirahan doon. Halimbawa, dito ay may mga kababayan tayong naninirahan sa Hawaii. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos, particular ang Hawaii, ang isa sa mga bansang gustong puntahan ng mga Pilipino. Batay sa ulat ng Commission on Filipino Overseas, 912,324 na Pilipino ang pumunta sa Estados Unidos mula 1981 hanggang 2004. Ito ay bumubuo sa 70 bahagdan ng kabuuang migrante ng Pilipino sa buong mundo. Samantala, ang mga Ilocano ang may pinakamalaking bilang ng migrante sa Hawaii. Karamihan sa kanila ay pinetisyon ng mga unang Ilocano na naninirahan doon. Sa kasalukuyan, ang populasyon ng mga Pilipino sa Hawaii ay nasa 300,000 at 15% ng kabuuang populasyon ng Hawaii. Pang-apat, pag-aaral sa ibang bansa. Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang magbago ang takbo ng buhay at lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang magandang ekonomiya. May mga pagkakataon na ang isang mag-aaral ay nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa sa pamamagitan ng scholarship programs. Dito ay higit na nalilinang ang aking talento ng isang mag-aaral sapagkat naibibigay ng tama ang dekalidad na edukasyon sa kanya. Halimbawa, ang isang mag-aaral mula sa probinsya ay nakuha bilang isang varsity player sa isang malaking universidad sa Maynila. Dito ay nalilinang ang kanyang talento bilang isang atleta habang isinasabay ang pag-aaral na kalaunan ay nakakakuha ng diploma buhat sa isang prestisyosong kolehiyo o universidad. Samantala, maaari ding mabigyan ng scholarship grant ang isang mag-aaral sa ibang bansa. Kadalasan itong nangyayari sa antas ng kolehiyo, graduate school o short-term program lamang. Sinasamantala ng mga mag-aaral na ito ang pribilehiyo makapag-aral sa ibang lugar o bansa. Nakarelate ka ba sa mga dahilan o sanhi ng migrasyon? Siguro ay napaisip ka rin na balang araw ay pupunta ka rin sa ibang bansa. Muli, binabati kita. Alam ko kayang-kaya mo pang ipagpatuloy ang paggawa sa mga gawain sa module. May tiwala ako sa'yo. Halina, tara nang palawakin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot pa ng gawain sa bahaging pagyamanin. Maliwanag ang pagtalakay natin sa mga kahulugan at mga dahilan o sanhi ng migrasyon. Maliwanag ba sa inyo ang lahat? Ngayon, basahin ang kwento ng isa nating kababayan na nangarap at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Sa inyong quiz notebook, sagutin ang mga katanungan sa unang bilang. Batay sa teksto, alin sa mga dahilan ng migrasyon ang nagunjok kay Martin Ramos na pumunta ng Saudi Arabia? Pangatwiranan ito. At ang pangalawang bilang ay ano-ano ang mga katangiang taglay ni Martin Ramos na nagdala sa kanya sa tagumpay? Ipaliwanag ang bawat isa. Tatlo, ano ang pangunahing aral na mapupulot sa teksto na may kinalaman sa pamamalagi ng Pilipino sa ibang bansa? Ipaliwanag ang sagot. Narito ang kanyang kwento, pakinggang mabuti upang sa gayon ay masagutan natin ang ilan sa katanungan na naunang nabanggit. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang ibigay ang inyong mga paliwanag.
Isulat lamang ito sa inyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Kwento ng inspirasyon. Taong 1992 nang makipagsapalaran si Martin Ramos bilang overseas Filipino worker sa Saudi Arabia. Pagkaraan ng ilang taon, bilang empleyado ng isang travel agency, natutunan niya ang kalakaran sa nasabing negosyo at kalaunan ay itinatag niya ang kanyang sariling travel agency na tinatawag niyang Intercontinental Travel. Bilang isang matagumpay na OFW, hindi nawala sa kanya ang pagmamalasakit at pagtulong sa mga kapwa niya OFW sa Saudi Arabia. Ibinabalik ni Ramos sa kapwa ang nakamit na biyaya sa paraan ng pagtulong sa mga distressed OFW. Pagkakaloob ng trabaho sa mga kababayan at nagbibigay kasiyahan sa mga naho-homesick na mga Filipino. Bukod dito, nagbibigay din siya ng diskwento sa presyo ng pamasahe sa mga kababayan at ang mabilis na pagkumpirma ng kanilang flight schedule. Para sa kanya, lahat ng tinatamasang tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at malakas na pananampalataya sa Diyos. Umaasa siya na mas marami pang OFW ang magtagumpay din gaya niya. Halina at matuto, gamit ang ating radyo, patungan at unawain, aralin na ituturo, patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan, kaya halina. Mahusay ang inyong mga sagot. Ito ay nagpapatunay lamang na nagiging mabisa na ang iyong pagkaunawa sa konsepto ng migrasyon. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, basahin at aralin ang ikatlong paksa bilang paghahanda sa susunod na pagsasama. Sa puntong ito, inaanyayahan ko rin kayong subukin sagutin ang mga karagdagang gawain bilang paghahanda sa ikalawang bahagi ng ating aralin na inyong makikita sa pahina 9-14 ng inyong ikalawang module sa Araling Panlipunan. Ayan, tapos na ang ating pag-aaral sa unang bahagi ng ating aralin sa araw na ito. Mayroon ba kayong mga tanong o gustong linawin tungkol sa ating leksyon? Isulat lamang ito sa inyong mga ipapasang note or quiz notebook. Ayan, at natapos na tayo sa ating unang bahagi ng aralin. Siguraduhin lamang laging nakatutok sa ating para lang panghimpapawid. Muli, sa ngalan ni Binibining Pearl Jean E. Laurel, ang ating tagapagsulat at ang buong RBI production team ng SDO Isabela, ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Laging pakatandaan, kaalaman ang tanging sandata tungo sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, mga bata! Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon! Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo! Radyo! Radyo Eskwela! Ladies and gentlemen, let's welcome our Miss Earth Warrior 2020 from the Philippines. Hi everyone! Miss Philippines, for you, what is the biggest problem the Earth is facing today and how can we solve it? Earth is suffering because of us humans. Climate change and global warming are the biggest problems caused by your bad acts. So I think the best solution is the practice of 4 R's. Let's reduce our carbon emission. Let's reuse for conservation. Let's recycle plastic. And let's rethink of our old ways. We only have one Earth, but the Earth has millions of us. Let's love it more than it loves us. Thank you. Let's take care of our Mother Earth. A message from DNR, DepEd, this station.